Lumipat na muna sa pagtatanim o pagtatanim ng root crops ang ilang magsasaka sa bansa na apektado ng matinding init. Problema naman ng ilan nating kababayan ang supply ng tubig, lalo na yung mga umaasa lang sa deep well. Narito ang report ni Athena Imperial. Sa liblib na barangay ng Basing sa Lingayen, Pangasinan, pasakit sa mga residente ang kakulangan ng tubig. Ang mga deep well kasi na tanging inaasahan ng mga residente, ngayon ay nanunuyo na dahil sa matinding init. Pilabalde ang mga residente sa pag-igib sa gripong mahina ang daloy. Matagal na raw hinihiling ng mga taga-barangay Basing na makabitan sila ng linya ng tubig. Pero dahil sobrang layo ng barangay mula sa bayan, hindi raw ito kayang suplayan ng water district. Aabutin daw ng 10 taon bago makarating ang linya ng tubig sa kanilang lugar. Sa Balungaw, Pangasinan naman, nalalanta na ang mga tanim na mais at palay. 200 hektaryang sakahan ni Mang Rufo ang apektado ng tagtuyot. Ilang buwan na raw kasing hindi umuulan sa kanilang bayan. Kaya ang ipinuhunan niyang mahigit 4,000 piso sa pagtatanim ng palay, naglahong parang abo. Sa South Cotabato, kanya-kanyang diskarte ang mga magsasaka. Lumipat muna sila sa pagtatanim ng root crops tulad ng gabi. Kaya raw kasing mabuhay ng gabi sa matinding init at tipid din ito sa abono. Sa halos 5 kilong gabing pwedeng anihin sa bawat tanim, kahit papaano'y pwede na raw nila itong pagkakitaan. Sa Daraga Albay, lugi na rin ang ilang magsasaka. Ang mga tanim nilang sitaw at sigarilyas, lantana. Mabilis daw manila ang mga dahon kaya ang mga gulay nababansot. Sa Kamalig Albay, bitak-bitak na rin ang mga palayan. Ang tanging pag-asa na lang daw nila ay ang inaabangang biyaya ng langit na ulan. Para sa Unang Balita, Athena Imperial reporting.